namin dadalhin ngayon sa aming sa ating kalamansian, mga kabukid. So ito na. Magandang araw sa inyo, mga kabukid. So ngayong araw po ay pangatlong araw na ng aming pag-aabuno ng ipot ng manok at itong pinaghalong sunog na ipa. So ito na po yung aming mga hinapot, no? Ito po. So ito pa. Ito, mga kabukid, no? Dito po sa ating dito po namin nilalagay sa ating kalamansian. So kahapon at nung isang araw ay naglalagay pa nga ulit kami noon. So naglalagay na kami noon. So kahapon at nung isang araw po ay patuloy kami naglalagay dito po sa aming maliit na kalamansian, mga bukid, no? So yan ang kinalat na ng ulan, yung ipot ng manok. Dahil nga patuloy po ang pag-ulan dito sa aming mga bukid, no? So napakalakas po ng ulan dito at panahon para na. Ito na yung panahon para maglagay tayo ng abono dito sa ating mga kalamansi. So yan na po yung aming kalamansi, no? Ang nalagyan ng dumi ng manok. At yan na po. Ito na. Yan. Yan ang itsura kapag ka nailagay na yung dumi ng manok. So dito po sa ating munting farm ay hindi na po kami kailanman. So isang taon na kalahati na kami hindi nag-spray na herbicide. So yan, pinapabayaan na lang namin mag-o itong cover crop na to, itong kalupong gonyum. At hindi na rin kami naglalagay, mga kabukid, ng mga synthetic fertilizer. At nagpo-foliar na lang kami ng mga organic foliar. Pero hindi pa namin maiwasang hindi mag-spray ng pang-uod, no? Lalo na kapag doon lang naman sa mga batang. Doon lang naman po kami nag-spray sa mga batang tanim, no? Doon sa mga vegetative stage na mga murang kalamansi. Kasi hindi po namin maiwasang hindi lagyan dahil uubusin naman siya ng uod kapag hindi namin nilagyan, mga bukid, no? At yun nga. Yung iba naman ay ni-spray namin ng organic na fungicide. May nabibili naman nun. So yun po, hindi na kami nag-spray ng herbicide. Hindi na namin pinapatay itong lahat. Hinahayaan na lang namin maging ganito ito. So, dahil nakakasira siya ng lupa, no? Dahil ang herbicide, mga bukid, ay nakakasira ng lupa. So yun nga, mga bukid, no? Titingnan natin yung ating tropang naglalagay doon sa dulo ng fertilizer. So sa lakas nga ng ulan, halos na dumikit na sa lupa yung ipot na nilagay na. Hindi na masyado makita. So titingnan natin ito after 3 days. Ah, 3 days. Titingnan natin ito after 2 years. Tuloy-tuloy na paglalagay ng ipot ng manok. Hanggang sa masakutin na namin ito ng puro ipot na ng manok ang ilalagay. So yan, mga bukid, oh. Marami-rami pa itong aming nalagay na ito. Saan naglagay yung mga tropa ko? Okay, talaga patay dyan sa akong tanong, mag. Magandang paka-cultivate, eh. Ito talaga. Dito, kung dito. Bilis nang yung sabaw. Puli na ulit dyan. Dito naman yan yung mauna. Madami-dami yan. So lahat ng sako na ito, mga bukid, ay ano, naglalaman niya ng ipot ng manok. At ready na po yan para ilagay dun sa aming kalamansi. Ito dinalawa.
Binalaw mo pa. Tama dun. So ito po ay tayo ng manok na nilagyan ng carbon resal. Kulangin niya natin na yun, no? Kulang. Kahit lahat pa yun, mga lo. Madami ito eh, no? Madami na rin kami. Yung ano lang lagyan, ha? Kalamansi lang, ha? Kalamansi lang. Kalamansi lang lagyan. Kaya ko na, ha? Oh, sobrang dami, ha? Kulangin talaga yan. Kulangin to din? Pabo pa ito sa kohon. Bakit kulangin parang? Hindi, sa maghapon nyo, kulang yan. Abo ko ito, ang kalat. Magsako ulit na sumayagos ito. Magsako na lang ulit. Oo, tama ka. Maghalo, tapos magsako ulit. So yun nga mga bugid, no? So yun nga mga bugid, no, ngayon ay walang sawa, walang tigil na pag-aabono ng organic fertilizer yung ginagawa namin dito mga bugid. At inaasahan nga namin na sana ay dumami pa yung bunga nito para po may panggastos na kami sa mga susunod pang araw, no. Dahil ngayon tag-araw, ay ngayon tag-ulan mga bugid, napakabilis po talaga dito ng damo tumaas at yayakapin ng mga damo na yan itong... Ito ang ating mga halaman. So, yun yung ating maintenance dito. So, hindi ko po talaga kasi inaalis to. Itong mga herbicide, itong mga damo na to mga bugid. So, hindi ko po ito in-spray ng herbicide. Dahil sisirain lang natin ng lupa. At kung nagmamadali naman tayo para tanggalin to, ay hindi po farming ang tawag doon. No? Kasi nagmamadali tayo laging mapadali yung ating ginagawa. So wala pong magandang idudulot yung pag-i-spray ng herbicide lagi-lagi, lalo na at itong damo na to ay tutubo at tutubo hanggang sa gusto niya. So mag-i-spray na mag-i-spray tayo hanggang tumutubo ang mga damo na to. So wala pong katapusang spray. So sisirain lang natin ang lupa at hindi rin gaganda yung halaman na nandirito. Kaya po itinigil ko na agad dahil yung last year pansin ko pumapangit yung tanim ko at hindi po talaga maganda sa halaman yung nag-i-spray. So sisirain talaga natin yung lupa. So yun nga po mga bugid, no? Ang kasi maraming nagtatanong sa atin na bakit nga raw ang sukal ng farm natin, bakit hindi tayo madalas nag-i-spray ng herbicide. So yun po yung ating kasagutan mga bugid, no. Sisirain ho kasi natin yung lupa. Kaya hindi tayo po pwedeng basta-basta mag-herbicide. So ang ginagawa lang natin, hinahawanan lang natin siya. So every month hinahawanan natin ito mga bugid. So dito po sa ating farm ay katapos lang natin maghawan. So 2 weeks pa lang po nung mahawa na natin to. So yan, oh, bilis tumaas ng damo. So iniisip ko po after 1 month magsiyupit na ulit at maghahawa na ulit ng damo. Dahil meron tayong mga bagong tanim tulad nito. Yan, oh.
ay sasakalin na to ng damo. So, ito po yung mga bagong hulit eh. So, yan po. O, yan o. Mga kalamasin natin yung makina. So, may problema lang ako dito. Ito. Nanilaw. Nanilaw ito. So, pag na-herbicide to, ay, pag ito na abunuhan, gaganda to. Pag na-abunuhan to. Kae po ang aking nilalagay para mas maganda. Ayan o. Mga bagong tanim na lengkong. Ayan o. So, ito lang po yung ginagawa ko dito. Kada taon, nagtatanim ako, nagdadagdag ako ng tanim. Kada taon. Oh, ang bilis ko. 2 weeks pa lang. Ang may tanim. Balag na ang ano. Cover crop. Pero kagandahan lang nito mga bukid, yung cover crop na yan, pagka uminit, hindi po mabibiglang mawawala ang moisture ng lupa. So, aalagaan po ng cover crop na ito yung ating lupa na hindi agad sumingaw yung moisture. So, yun lang mga bukid, no? Ito ang ating gawain dito. So, yun mga bukid, no? Ngayong araw po kasi ay medyo natagalan tayo ng para masundan itong vlog po. Ay ako po kasi ay nagkasakit mga bukid, na dengue po ako, kaya po medyo na pending po yung ating mga vlogs at yung ating mga ginawa. Kaya nga ngayon lang po kami nakapag, ako nakapag vlog. So ngayon po ay June 26. So tatlong araw na po namin ginagawa itong pag-aabono ng aming maliliit na kalamansi. At ito nga po mga bukid, no? Samahan niyo po kami. So yun mga bukid, no? Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito po sa ating vlog. So hanggang dito na lang muna itong ating vlog mga bukid. At kita-kits po tayo ulit bukas. Dahil pare-parehas po yung aming gawain ngayon hanggang sa isang araw. Naglalagay pa rin kami ng fertilizer. Bukid, no? Hanggang dito na lamang itong ating konting kwentuhan. At yun po. Ako po ay salamat sa inyo. Paalam.